$8,700, so halagang kalahating ni kalahating milyon na credit card, hindi ka makabayad. Eh mas dukha ka pa pala sa akin, eh ako wala akong utang eh. Hi everyone! Welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube, Mr. Kabibig Vlog. Sa lahat po na nag-subscribe, nag-like, nag-share, nag-comment sa ating mga videos, salamat po at hindi nag-skip ng ads. Thank you very much. And talagang spread nyo po ang bagong YouTube video channel ni Kabibig para magdadami tayo dito. Malapit na tayo mag 4,000 subscribers! Okay, before tayo maging masaya, dapat naman tayo masaya, di ba? It's our freedom to be happy. Pero grabe na talaga itong awayan ni Thinking Pinoy at ni Maharlika. Hindi na nakapagpigil si Thinking Pinoy na talagang pinangalanan niya ang pangalan ni Maharlika sa kanyang video ngayon. Oo, may bagong video si Thinking Pinoy. Talagang sinabi niya, panoorin niyo ang kanyang YouTube ha. Ito kasi ang kanyang sinabi, oh. Capital One Credit Card versus Claire Eden Contreras. Ito pala ang pangalan ni Maharlika. So, sinerge ni Thinking Pinoy kung ano ang totoong pangalan ni Maharlika. At he find out. Tapos, ay nalaman niya, mga kabibig, meron pala itong kaso si Maharlika tungkol sa credit card. Credit ba? Credit card. Kaya, hinimay talaga ni Thinking Pinoy kung ano ang nangyari. Bakit nagka-credit card problema si Maharlika? At sabi pa dito, ay dinemanda na si Maharlika. Diba? So yun ang nakita ni Thinking Pinoy. Eh para yatang hindi na napigilan ni Thinking Pinoy na parang sobra na to ah. Parang hindi na ako tinitigilan nila. So maghahanapin ko nga itong mga pangalan na ito. Tingnan ko na kung ano ang kanilang problema sa buhay. Oh, yun ang sabi ni Thinking Pinoy. Kaya nakita ni Thinking Pinoy na may mga kaso si Maharlika. Oo mga kabibig, yan ang kanyang idiniska sa kanyang YouTube channel. Ito yung ilan-ilan sa video na nakuha ko sa live ni Thinking Pinoy. Video credit po kay Thinking Pinoy, salamat. At tingnan natin kung ano ang kanyang naobserba na find out sa buhay ni Maharlika. Watch this video. Maharlika, real name, vlogger. Wait lang ha. Antayin lang natin na bagal naman internet ko ba yan? Wait nga lang. Google.com. Ba't ang bagal? Ayan, ayan ito. Maharlika, real name vlogger. Ito. Ito. Share ko lang sa inyo screen. Share screen. Oh, may pangalan na pala siya. So, ang totoong pangalan niya ito, Claire Eden Contreras. No. Ayan o, Claire Eden Contreras. So, sabi ko, sige nga, i-background check nga natin yung mga problema ba to sa buhay, ganyan. Tapos, ginugel ko. Tapos, lumitaw to. Tingnan niyo, Claire Eden Contreras. Asan ba yun? Eto. Ngayon kasi, malakas kasi yung page ko. So, naglumilitaw agad sa Google search results. Pero, bago ko ginilive ito, lumitaw, ito yung unang-una lumitaw sa kanya. Capital One Bank USA versus Claire Eden Contreras. Public document po ito sa Unicourt. So ito po ay basically central database ng mga court cases sa United States. So ito, case summary. Basahin natin ha, maluloko kayo kasi binasa ko na. Kaya naman pala, baka naman naiinggit. Ito, Capital, tama mo na lang ako Maharlika kung naiinggit ka. Pero nung nabasa ko yung, basta, basahin natin yung, pumabasa ko to parang, okay. Eto daw pong kaso ay huling na update noong March 22, 2022. Capital One Bank USA versus Claire Eden Contreras. Ang case summary, real-time Tagalog, no?
Noong July 29, 2021, so that's about a little over a year ago, ang Capital One Bank USA NA ay nag-file po ng debt collection, so utang collection lawsuit laban kay Claire Eden Contreras. Ang kaso daw po ay final sa Los Angeles County Superior Courts, Norwalk Courthouse, located raw po sa Los Angeles, California. Ang judge daw po na nag-handle ng kaso na to ay si Scott Herrin. At ang case status daw po ay disposed dahil judgment entered. Ito po, case details. So, naka-hide yung case number, filing date, 7/29/2021, blah, 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 debt collection. So, ang party daw po, ang nagreklamo po ay Capital One Bank USA and A. Ang defendant po ay si Eden Contreras Claire. So, Claire Eden Contreras. Ang attorney or law firm na nag-file po ng kaso ay si Kennard Robert Scott. At heto po yung mga court documents na available for download. At dinownload ko. Alright, yung mga hindi po familiar, ang Capital One po ay isang malaking banko sa United States na nag-i-issue po ng, well basically, kamukha na ng banko dito. May credit cards, may cheque, may savings, etc. Okay na yon. Tapos heto yung kaso. Alright, basahin lang natin yung mga available na information. Heto, Superior Court of California, ito po ay public record ha, yung mga may hindi alam dyan. Eh, kasi naman maharlika, ba't hindi mo nalang binayara, dami mo naman palang pera, tapos utang sa credit card, hindi ka magbayad. Ito, Attorney Robert Scott Kennard, telephone number ayun, Attorney for Capital One Bank. Ito po ay final sa Superior Court of California, County of Los Angeles, blah, blah, blah. Plaintiff, Capital One, defendant, Claire Contreras. Alright, so ito po yung basically summary ito. Summary po ito ng kaso, pero meron mamaya mas detalyado. Alright, plaintiff, Capital One. Ibig sabihin po ng plaintiff yun yung nagre-reklamo. Defendant, Claire Eden Contreras. Okay? So pinangalan ulit plaintiff dito. Item number 4, wala. Item number 4, continue. Oh. Ngayon po, bukod po kay Maharlika, meron pa daw po na mga John Doe. So ibig sabihin mga unknown na mga dapat idemanda. Pero hindi alam nung abogado kung ano yung mga pangalan nila. So pinangalan ng John Doe 1 to John Doe 10. Okay. Number 7. Ito pong court na to ay proper court sapagkat una, defendant entered into the contract here. So ibig sabihin, nag-apply daw po si Maharlika ng credit card roon sa Los Angeles. Ang defendant daw po ay nakatira sa Los Angeles. Letter X, ito pa others. Ang plaintiff daw po ay pinaalam, ay napaalam, ay mali. So yung Capital One Bank daw po ay napaalaman, pinaalaman at naniniwala na yung defendant daw po ay nakatira sa jurisdiction. So ano lang to? Bakit mo final sa Los Angeles? All right. So ito po yung gusto noong Capital One, magbayad daw po ng damages sa halagang $8,722.32. 872232. So, ilagay 8722 USD to PHP. Ito po ay approximately half a million pesos. So, yun na nga mga kabibig. Kasi sabi naman Thinking Pinoy na, huwag niyo akong siraan. Wala naman akong ginagawa. Nakita ni Thinking Pinoy, parang kayong mga parang naging hambog daw si Maharlika. Sinasabi niya, ako mayaman ako dito, may pera ako dito, ganito ganyan. Pero ito nakita ni Thinking Pinoy, nasabi niya, kung ganun kayo kayaman, bakit meron kayong ganitong problema? Diba? Huwag niyo akong sisiraan. Kasi hindi ako nira sa inyo, sabi ni Thinking Pinoy. Naku, mga kabibig. On the other, si Maharlika ay nag-video kanina. At maraming netizen pa rin ang naniwala kay Maharlika. And I'm sure naman ha, lahat naman may mga subscribers na naniniwala sa iyo, nag-follow sa iyo, na talagang
solid na solid sila at talagang naniniwala na mga ang mga sinasabi mo ay katotohanan. Kaya sabi ng isa niya, ramdam ko talaga ang pagmamahal ni Madam Maharlika sa bayan. Saludo ako sa iyo, Madam Maharlika. More power at pagpalain ka ng ating Panginoon. Ikaw ang instrument na ibinigay ni Lord na magpamulat ng katotohanan na nangyayari ngayon na pwede ikabagsak ni Pangulong Bongbong Marcos. On the other hand naman, sa video ni Thinking Pinoy, ito na ha, sabi nga yung Maharlika na yan, feeling mayaman, pero ang dami palang utang. May kaso pa. Ito pa. Hi, salamat naman, TP, at sinagot mo na lahat ang sinasabing impactang Maharlika na yan. Grabe ang panglait sa yung babaeng yan. O grabe namang lait si Maharlika kay Thinking Pinoy. Kaya, yon sinagot na ni TP, hindi naman hinanapan, kundi nakita ni TP kung ano ang problema ni Maharlika. So mga kabibig, hintayin natin kung ano ang isasagot ni Maharlika tungkol dito. Meron ba siyang isasagot or idededmala ni Maharlika? Huwag niyang patulan ang issue na ito. Well, in fact, marami naman ang nagsasabi na kailangan talaga silang tumahimik, kailangan ng huwag na silang magkomento sa isa't isa. Pero itong mga bagong revelasyon ni Thinking Pinoy, parang ito yung nagbibigay naman ng init ni Maharlika na, ay, huwag nyo akong hindi nyo ako titigilan. Pwes, maghanap din ako ng kung ano ang problema mo. Nako, matagal itong war na ito. Walang katapusang war na ito. Itong dalawang vloggers. At ito pang sinasabi ni ni Maharlika na si Taning Pinoy at saki si Taning. O, di ba? Nako, ibang nararamdaman ko, kabibig. Parang masasapawan si Pangulong Bongbong Marcos dito dahil sa mga vloggers niya na nag-away-away. Ang problema ba? Nakarating ba ito kay Pangulong Bongbong Marcos na nag-away-away na ang kaya mga vloggers? Sabi pa ni Thinking Pinoy, yung counting of balota daw na kasasaga ng eleksyon, nandito daw si Maharlika. Sabi ni Thinking Pinoy, kung meron kang utang, Maharlika, edi sana huwag ka na lang pumunta dito. Sana yung pera na ginamit mo para pauwi sa Pilipinas, sana binayad mo na lang. Ganitong ganyan. Ako po. Ano kaya isasagot ng mga ibang vloggers dito tungkol sa mapasabog ni Thinking Pinoy? Ako mga bibig. Well, alam naman natin, itong channel natin na very simple lang. Rich all chika-chika kung ano mga nangyayari ngayon sa mga BBM vloggers din na alam nyo, ang tanging solusyon nandito na magkaisa. Oo mga kabibig, hindi kailangan mag-away-away for babaeng ahas. Sino ba yan? Naintriga ka talaga ako kung sinong babaeng ahas ba yan. Huwag tayong magpangalan ng isang personalidad na yan ang babaeng ahas, ito si babaeng ahas. Kasi in fairness naman na hindi pinangalanan ni Maharlika kung sino si babaeng ahas. Si Thinking Pinoy naman, feel na Thinking Pinoy na si First Lady yung babaeng ahas. Kaya medyo naging komplikado talaga. Ito talagang babaeng ahas na ito. Ay nako mga kabibig, kaya malabo talaga for me ha, for my assessment, malabo talaga na magkaroon ng peace between Maharlika and Thinking Pinoy. Lalo na ngayon na merong nakitang gusot si Thinking Pinoy kay Maharlika. Natural makaabot ito kay Maharlika. So sasabog ulit si Maharlika. So maghahanap din si Maharlika na pwede niyang ipanglaban kay Thinking Pinoy. Mag-aaway na naman itong dalawa. Nako, walang katapusang away. Ay nako, hirap mga kabibig. Kaya mga kabibig, ang gagawin natin, ipanalangin natin itong mga BBM vloggers na sana magkaisa sila para sa bayan, para kay Pangulong Bongbong Marcos. Same naman yung adikain natin eh. Natulungan natin si Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya malugmok nang dahil sa mga pinklawan, na sana mapataas niya ang ating ekonomiya, yung mga pinangako niya sa eleksyon ay matutupad niya. Sana no, yun na lang ay i-focus natin, yun na lang ay ibabalita natin mga kabibig nyo. Huwag itong mga away-away. Eh pero, nako, alam mo naman, simple lang itong YouTube channel natin kung ano yung trending news. Pag-uusapan natin, alam ko namang marami kayong kuro-kuro dyan. So ibalita nyo na mga kabibig, baka bukas hindi natin alam, may isasagot naman si Maharlika. Thank you everyone for watching this video and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Bye everyone, see you next time.